you just can't ignore the wisdom of the Iglesia ni Cristo, the Catholic Church, ang lalaki niyan, di ba, no? Eh, siyempre, bibigay mo ng konsiderasyon yung kanilang wisdom, di ba? Siguro, doon sa pag-aaral ko nung ganun, doon ako nagkaroon ng malawak na kaalaman. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Welcome po sa atin po mga new viewers ng ating channel. Kung kayo po ay baguhan, ano bang nangyayari dito sa Usap-Usap University? So ang ginagawa po natin, meron po tayong mga diskusyon, meron po tayong mga debate videos na pinapanood at binibigyan ko po ito ng input bilang isa pong debater reactor. At bago tayo mag-umpisa, gusto ko din pong pasalamatan ng ating mga walang sawang nakikinig, nanonood ng mga dearest subscribers ko, ang pinakamamahal ko, maging sa atin pong mga channel members ng Usap-Usap University. In fact, ang video na ating papanoorin ngayon ay request ng isang U3 member. So sa mga hindi po nakakaalam, meron pong join button dyan. Pwede po kayong maging member po ng U3. Depende po sa iba't ibang level. Merong U3 Basic, Solid at U3 Gold. According po sa ating U3 member, ang video na ito ay interview kay Brother Eli ng isang programa noong 1998. Ito po ay classic po na interview niya at yan po ang ating papanoorin at bibigyan po ng reaction. Sa atin pong background, ako po ay dating university debater ng MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel kalaban ko LaSalle at FEU at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin? Excited na ako. Panoorin natin ang video na ito ng sabay-sabay. Let's go! So brother, pwede po bang malaman natin, aside from dun sa nabanggit nyo po na nung kabataan nyo po, when you were in grade 1, natitinda kayo ng, you're a business boy, gaya pa na nabanggit nyo. So pwede po ba namin malaman kung ano po yung mga struggles nyo nung kabataan nyo, yung pong, aside from yung natitinda po kayo, ano pa po yung iba't ibang mga good things about you na magbibigay ng insight sa ating mga viewers? Yung talagang, sino si Brother Eli nung bata pa siya? Kasi I am 7th in the family of 8, ano? Parang ako yung bunso sa lalaki, tapos yung bunso namin sa babae, yung talagang bunso. Kasi isang malaking pamilya, no? Natututo ka ng ano eh, ng, to find yourself, where to put yourself in the family. Ang nakita ko doon sa umpisa ko, ay ano, isa ako sa mga most neglected member of the family, I should say. Kasi ang mahal ng aking father, yung aking bunso. Bunso. Ano, aming bunso. Tapos yung mga kapatid ko, mga ano na sila, malalaki na sila. Eh para bang siguro, kumbaga pag nagkaanak ka na ng 7, hindi ka na as sweet as those firstborn, di ba? Pagka siyempre yung pangalan, mahal yan, pangalawa. Pero pag 7 na, pag 7 ako eh. Parang ano ka na yung... hindi naman ako pinakabunso actually. May sumunod pa sa akin. Pero yung pinakabunso namin, babae, mas mahal siya dahil 6 kaming lalaking sunod-sunod. Eh, ako yung pang-6. Kaya parang sa masasabi ko, hindi ako masyadong mahal sa pamilya. Pero lately I realized na maganda pala yung ganun. Dahil natututo ka na maging self-sufficient. Ano? Nagiging defensive ka kuminsan, ganun. Ganun pala yun. And brother, and pagdating ko sa school, nadala ko yun. Oh, yun. I was able to find myself in, where to put myself in school. Doon dala-dala ko rin yun, na parang ako, I'm nothing. Maganda pala yung sa tao na alam mo you are nothing. Okay. Okay. Bali, hindi pala mag-deserve siya as a challenge. Oh. To prove yourself na hindi ka lang nothing, but you can prove yourself na you can improve yourself. You're very right. Kasi alam mo, pag alam mo agad mababa ka, your tendency is to improve yourself. Di ba? Makangat dito. Oo. Ganon. Ganon lang nangyari sa atin. So, DJ, mamaya po sa... yung topic po natin ngayong gabi, di ba, Miles, yung pinag-usapan natin is family about week. Family week. Yes. Napag-usapan rin po namin mamaya, magta-touch po kami ng kunting information tungkol po sa nabanggit niya na yung pampit-pang-pito kayo sa family. Mm-hmm. So, ano yung mga differences ng panganay sa bunso, sa pangalawa? Mamaya po malalaman natin yun. Meron po kami bibigay sa mga viewers. So, pwede po kayo magbigay rin ng insights. Okay, before that, no, gusto ko lang magbigay ng input. So, ako po ay bunso. So, sinasabi ng papa ko na ako daw ay paborito pero hindi ko naramdaman. Hindi ko naramdaman. Kasi ang ate at kuya ko ay magkatabi, ano, nung sila'y sinilang. So, ang gap namin medyo malaki sa kuya at ate ko. Ganun pa man, gusto ko lang po magbigay ng konting child psychology. Ano po? So, sinasabi nga po nila, and I agree with Brother Eli, yung sinabi niya na mas mahal yung panganay. Dalawa lang kasi yan. It's either yung panganay o yung mga nasa hulihan, yung bunso. So, usually, sabi nga po nila na the first child, the firstborn is the child born out of love. Okay?
At yung iba, yung sunod-sunod na, it's born out of habit. Biro lang po yan ha, biro lang po. Pero meron po talaga sa psychology, yung tinatawag po nila na middle child syndrome. So yung middle child syndrome, yun po yung feeling ng isang bata na sinilang na nasa kalagitnaan kapag medyo marami po. Or for example, tatlo, yung nasa gitna, yung pangalawa, usually they would feel na left out, they would feel na hindi sila napapansin ng kanilang magulang. And according to child psychology, na yung batang yan ay magta-try ng best niya na para makuha yung atensyon ng kanyang mga magulang dahil nga meron ng panganay, meron ng bunso. Nangyayari po yan, pero in general naman po yan ha, hindi naman po sa lahat po ng sitwasyon ay nangyayari yan. Tandaan po natin, marami pong mga naging successful po, yung mga hindi po naging panganay dahil nga siguro sa drive na kinakailangan nilang i-prove yung kanilang mga sarili. Comment down below mga kayudri kung kayo po ay nasa gitna. Na-feel ba ninyo ang middle child syndrome or kayo ay panganay o bunso? Dahil marami po ang naging successful katulad po ng sinabi ko si Michael Jordan actually. Meron siyang malaking rivalry with his older brother Larry Jordan na napakagaling na basketball player at tinuturing ni Michael Jordan na mas mahusay pa sa kanya noong panahon. And brother, ano po yung di po ba nabanggit nyo na yung tungkol dun sa inyong elementary days? How about po yung high school and yung tinatawag natin pinakamasayang buhay daw po ng mag-aaral yung high school days? Ako naman ay maganda ang aking naging common, nagkaroon na ako ng foundation sa elementary days. Pagdating ko sa high school, mas maganda ang naging place ko sa school. I was elected as the president of the student council as early as third year ako nung high school. And I maintained the position up to the fourth year in high school. So active rin po pala kayo din sa tinatawag nating school politics? Although I have that tendency of having an inferiority complex, because of the talent na siguro inborn na rin yung talent na bigay sa akin ng Diyos, nagkaroon ako ng magagandang karanasan sa school, lalo na sa high school. I was called oftenly by teachers and students as assistant principal. Imagine. Wow. Kasi, si Eli ba? Si Brother Eli? I was loved by the principal, Mrs. Rodriguez. Nagbanda pa ni Brother. Magsaysay element, high school. Ramon Magsaysay High School. At siya, ginawa niya akong parang clerk, a sort of utusan ka sa office, ganun. Kaya tinawag ako assistant principal. So, sa high school days ni Brother Eli, ano po ba yung mga unforgettable experience mo during your elementary years? Sa college years? Elementary? Sa elementary, di ba high school, and then ngayon naman college years, kamaya-maya. Sa college, hindi ako nakatikim ng mag-aral ng kolehiyo. Because 3 years before graduation in high school, 3 months before graduation in high school, tumigil na ako sa pag-aaral. So ano po yung naging reason kung bakit tumigil sa pag-aaral? The Bible. When I have come across this book, naiba ang aking pananaw sa buhay. Although, wala akong reason to stop kasi wala akong bayad sa school. I'm a consistent scholar from grades 2 up to 4th year in high school. In fact, ako'y nagsasubstitute pag mayroong absent na teacher in 4th year. Okay. When I was 3rd year, nagtuturo ako sa 4th year. So, parang nagkaroon kasi ako ng advance sa, meron akong advance knowledge kasi mahilig ako sa mga books, magbasa. Anything that now will give inspiration and knowledge, binabasa ko yun. Kaya, just imagine a third year student, nagsasubstitute ka sa fourth year class pag wala ang fourth year teacher. Ganun na katiwala sa akin yung aming school director. Okay. So nabanggit niyo po na medyo yata, pinagpalit niyo po yung inyong studies through the Bible. In fact, mayroong offer sa akin ng MLQU na bibigyan nila pa ako ng allowance, libre pa ako. Just to study there. Because one of my professors or teachers in high school is from MLQU. So nabanggit niyo po yan. Did you ever feel na medyo yata mag-regrets dun sa ginawa kong decision, that is to napalitan po yung pag-aaral ko with the Bible? Never. Siguro kung bibigyan ako ng Diyos na chance na mabuhay uli, ganun pa rin, and to choose what kind of life I'm going to live, siguro I will choose the same, the very track na siya akong dinaanan. Hindi ako nagre-regret na nag-shift ako sa Bible. Okay, dako na tayo din sa aking question kanina. Masyado kasi akong masyadong gusto kong malawan kasi yung mga pangyayari sa buhay ni Brother Eli. Go! So ano po yung mga most unforgettable experience na naranasan mo during your elementary years? Sa elementary, unforgettable experience ko yun,
nung ako eh, caretaker nung shop, alam mo naman sa elementary, meron kayong mga projects na ginagawa, no? Parang sa carpentry, kung ano-ano, mga automotive. Nung araw, elementary pa lang, kinukuha na yan. Oo. Eh, ako ang caretaker nung aming tool shop. Nung makita ng teacher ko yung pamamahala namin, and that was Mr. Kaisip, I think. Tanda-tanda pa talaga ni brother, yung kanyang mga naging teachers. Sumulat siya sa father ko. Ang sabi ng teacher ko, sa matagal ko na ikang pagtuturo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong bata na nagmamalasakit na hindi kanya. Kasi caretaker lang naman ako, it's not my own, ano. Sumulat naman yung father ko. Sabi ng father ko, I'm very glad to tell the world that there is a Mr. Kaisip. Doon ko nakita yung mga ganong, para bang mga, yung poetry ng Renaissance period, yung mga sulatan nila, no? From a father to a teacher, from a teacher to a father. Yun na hindi ko nakakalimutan yung, kasi kamamatay lang ng father ko last December, eh. Kaya yung sulat na yun ng father ko, yung sulat ng teacher ko sa father ko, hindi ko nakakalimutan, hindi content of it. Hanggang ngayon po. Oo, hanggang ngayon. Talagang very memorable sa kanya yung unforgettable experience niya yun during elementary. So, TJ, natapos tayo din sa kanyang elementary years. How about your high school years naman po? Pinaka-unforgettable experience ko sa high school. Whether positive or negative. Oo, ano yon? Negative siguro kasi I was asked by one of my teachers, Mrs. Maganis, na noon ay kumukuha siya ng master's siya. Astral, no? Oo, nagtuturo siya sa high school, nagma-master siya. Pinagawa niya ako ng assignment niya sa college. How's that? Yung assignment niya. Yung kanyang thesis. Ah, yung thesis. Sa akin niya pinagawa. Ganon. Pwede pala tayo lupit kay brother, di ba? Kasi nag-thesis sa tayo. Bago siya umalis, papaturo tayo sa kanya. Okay. So brother, kung nabigyan po kayo ng pagkakataon na, should I say, na habang po nagbabible study kayo, nag-aaral, so ano po sana yung career or kursong gusto niyong kunin? Ang gusto kong kunin, apat. I want to be a scientist, I want to be a doctor of medicine, I want to be a lawyer, at saka I want to be a chemist. Napakarami yata po. Kung iba po kaya nagkatotong pumasok kayo ng college, hindi kaya po mo kaya tayo nakakalito yung mga course na gusto nyo? Hindi. They are correlated kasi. They all deals with science. Mga eh. Subjects po, almost. Okay. Kasi po, curious lang ako. Bakit po, of all the courses na pwede, bakit yung apat? Kasi, meron kong scientific mind eh. No. I admire everything about nature. Nature in fact, lover. I was able to memorize a poem in Spanish because of its content na sa nature siya nagdi-discuss. Pwede pong marinig namin yung na-memorize niyo pong ano? Yung umpisa, siguro natatandaan ko pa, sabi ni Rizal. Si Rizal gumano na. Oh, watch out si Rizal. Binibigay sa atin ang po. Sabi niya, okay. Cada nota que el viento murmura, cada rayo de luz en el sol, cada flor en la verde llanura, es un himno la gloria de Dios. Es un mundo un lira sublime, como que modula una eterna canción, si suspira, si canta o si gime, siempre, siempre la gloria de Dios. Ayan. Okay. Sa para si Tami ni brother, hindi kaya yata ako natandaan, tsaka wala ako naintindihan. Parang ano, I could be wrong, no, pero para ang naintindihan ko lang doon is lahat ng what we see in nature, like in the sun, in the songs, it represents the glory of God, or it shows the glory of God. Parang ganun siguro, ano? Tingnan natin. Kasi nung araw ng high school, meron na Spanish 1, Spanish 2, Spanish 3, Spanish 4. Wala natin ngayon, diba? Ano pong ibig sabihin nung ano, yung binanggit niya sa aming Englishin natin. Each note that the wind murmurs, each ray of light from the sun, each flower in the green meadows teaches us the glory of God. Nagkabiyayan siya sa nature and sa... Nag-ano po kasi ako. Meron po akong Espanyol 1, Espanyol 2, pero sa amin po, sa university din po yan, sa MSU IIT. Pero sinasabi ni Brother Eli, meron po pala silang Spanish sa high school pa lamang, no? Very impressive, pero hindi ko po alam sa new generation kung meron po kaya silang foreign language din po kaya. So, I don't know. Comment na lang po sa mga magulang po ng mga kids ngayon kung sa kanila pong generation, ngayon sa kanilang high school or senior high school ba, kung meron na silang foreign language na inaaral. Science and to the spiritual part. Talaga naman si brother, nature lover. So, habang pinapanood po kasi namin yung inyong program na ang dating daan, ay napansin namin na talagang napakahusay niyo sa pananalita. So, ito po ba inborn or sabihin na natin acquired? That's a good question. Na-develop lang. Good question. Siguro magkakasama yun, Iha. Dahil, siguro meron na rin inborn doon, pero merong acquired doon. Kasi wala lang, ang lahat ng tao pag ipinangalak, hubad eh.
Okay, so mamaya tutungan ni brother yung kanyang sagot. Siyempre, kung gusto tanong mo na inborn talent ba or acquired yung kanyang galing sa pananalita, sa pagbabalik po ng your campus image at iba pa. So stay tuned. Don't go away, we'll be right back. Una, nagagalit ako sa kanya doon sa mga paraan niya ng pagbati ko sa iba't ibang mga pananampalataya. Palibasa, lumaki kami na naibulot sa amin ng aming kinagis ng pananampalataya na, well, di nararapat ng makialam sa ibang mga doktrina, isang maangaral, kundi magturo ng tungkol kay Jesus Christ. At yun ang isang nakita ko sa kanya. Pero sa kabila nung galit na nararamdaman ko sa kanya mga pagbati ko sa mga kamalian ng iba't ibang pananampalataya, yun naman ang nag-joke sa akin para subaybayan ko yung kanya mga sinasabi. Naging hamon o naging challenge sa akin ito. At doon ko nakita yung katapatan ng kanyang pagkasalita. Yung katapangan na may katwiran. At doon ako nag-umpisa magka-interest na magbasa ng Biblia. At nakita ko lahat yung katotohanan ng kanyang sinasabi na tama lang pala na punahin niya at pusin niya yung mga maling aral na hindi ginagawa ng maraming mangaral. Ito ang nakapagturo sa akin para makita ko yung maraming mali sa pananampalatayan dati kong pinaroroonan. At ang masasabi ko naman tungkol sa kanya personal, mula nung makilala ko siya, nung maalip ako sa mga ito na kanyang pinangangasiwaan, 1985, 1986, tumira ako sa kanya. Tingnan ko rin yung paraan ng kanyang pamumuhay. Nakita ko doon ang isang kaibahan sa maraming maangaral. Talagang siya, ang kanyang buhay, hindi lamang yung aral lang matuwid sa kanya, kundi maging yung paraan ng kanyang pamumuhay ay matuwid. Gaya ng naging pamumuhay ng mga apostol ng Panginoong Jesucristo na sila'y nabubuhay sa maraming pagtitiis at sa pagmamalasakit sa mga kapatid na inaakay. At mula nga noon hanggang ngayon, kasama niya ako sa personal, sa tirahan, at nakita ko yung pagiging tapat niya sa kanyang pupulin muna sa Diyos sa mga maraming kababayan na hanggang ngayon ang kanyang kursada sa pangangaral at pagpuna sa mga kamalian ng maraming pastor ay pinagpapatuloy niya. At ang masasabi ko lang, sana ipagpatuloy pa rin niya ito. At marami pang mga tao naghihintay na makarinig ng tunay na ebanghelyo. Yun lang at nais lang. Lakan, dating kaanib sa Calvario Evangelical Church. Noong 1983, na unang mapakinggan ko ang kapatid ni Eli kay Ginoong Manolo Fabi sa BCWB. Sabi, this is Manolo and his genius, family. Doon ko nakita ang kakaibang uri ng pangangaral sa Biblia ang ginawa ng kapatid na Eli. Dahil sa evangelical ay hindi purong biblical ang narinig namin sa aming mga pastor. Kundi babasa ng ilang sitas, tapos ipapaliwanag nila ng maraming paliwanag yung kanilang nababasang talata sa Biblia. Pero si kapatid na Eli, mula nang mapakinggan ko kay Ginoong Manolo Fabi sa BCWB, ang binabasa niyang talata sa Biblia ay ang nagpapaliwanag ay mga talata rin ng Biblia. Kaya sapat yon para ako ay mahikayat na at maliwanagan na ako dito sa mga taga-Dait na mayroong mga Biblia, panahon na para kayo ay magbuklat, magbasa ng Biblia. At narito po ang dating daan sa pangungunan ni kapatid na Eli para tayo ay turuan ng tamang paraan ng paggamit ng Biblia sa kabikulan para maturuan po ninyo ang mga tao na magbasa, umunawa ng Biblia, at higit sa lahat tumupad ng mga nasusulat na salita ng Diyos sa Biblia para ating ikapagintapan. At umaasa po ako na mayroon tayong Panginoong Diyos na sasama sa inyo, magbibigay lakas, at lalo na ng karunungan para ihatid ninyo sa sambayang Pilipino. Maraming po salamat at magandang hapon po. 1980, kumakita at mapanood si Brother Eli sa radio at television.
sa atin yung WWA. At mula po noon na dati naman akong walang hilig sa relihiyon dahil ako po isang anib sa kwerda simbahan dito sa Labo. Pero pagkaraan noon, nung ako'y nakapakinig sa kanya na ako'y manumas ng Manila, eh nakita ko malaking pagkakaiba na by that time yung akin namang naging napangasawa o girlfriend ay isang iglesia ni Cristo. Kaya, kumbaga, ang iglesia ni Cristo, ang una kong kinakitaan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, pero hindi ako naanib sa kabila ng ako'y apat na ulit nilang dinoktrinahan ng buo. Ngayon, napansin ko na pag hindi pala sa kanila sumama, ay nagkakaroon sila ng maling perception na parang bang kaaway na nila pag hindi kanila na mapilit na sumama. Doon nagkaroon ako ng pag-iisip na siguro mas maganda i-compare ko sa iba ang napapakinggan ko na dinodoktrino ng Iglesia ni Cristo. At doon nga po, para namang talagang pinagkiyap ng pagkakataon, napakinggan ko si Brother A isang gabi sa programa niya sa radyo. At yun po yung nasundan ako. Una siyang magsayang papawid sa television. It was the late mga 1980s po yata yun. Hanggang sa patuloy ako nakinig sa kanya sa DCWB, sa This is Manolo and This is Family. Pagkaraan ko noon, ay nagtuloy-tuloy ako hanggang sa muli akong nagbalik ng Kapibulan. At nahalip po ako sa samahan ng pinangangasiwaan ng Brad A. Mga 1980 na po. That was March 30, 1980 to be exact. Nahalip ako. At mula po noon, halos 10 taon na nakakaraan, sa awang tulong ng Diyos, nandito pa rin ako. Nakita ko lalo kung paano si Brother Eli Soriano ay magpatulong ng pawis, gumawa, at magtanggol ng pananampalataya na kanyang nakilala sa Biblia. Bilang po namin naman namin kay Brother Eli Soriano ay anuman ang inyong gawin, anuman ang inyong desisyon, palagi po kami nasa likod ninyo, samantala mayroon kami buhay at magagawa. Lagi kaming suporta, ang aming suporta ay nasa inyo, at anumang inyong nasain sa buhay, sa awat tulong ng Diyos, lagi po kaming nasa inyong likuran. Ang aming mga kasamahan ay nagpapasalamat po sa po kaming mga Bicolano na nagkaroon ng isang Brother Eli Soriano na nakarating at nakadaubang palad namin, naging kaibigan. So, yun po yung ilan sa mga karagdagang tribute para sa ating guest for tonight. Okay. Before that, ang gusto ko lang pong sabihin na yung si Mr. Navales po, kung di ako nagkakamali, ay co-host yata ni Brother Eli. Ano po, sa Itanong Mo, ay Soriano kaya? Parang I think yung program po na yun, kasi naalala ko po yung mukha ni Mr. Navales. Kaya, so, interesting din na malaman yung konting background patungkol sa kanya na sabi niya nga na umanib siya sa MCGI noon pang 1980. So, ang tagal na din po talaga, no? And like what I always mention, yung kakayahan po ni Brother Eli, makikita mo talagang experience niya kunwari sa pagdedebate dahil po marami po tayong mga debate videos po na pinanood. Talaga makikita mo po yung disparity, no, yung kaibahan ng kanyang karanasan at galing at kahusayan kumpara sa ibang mga debaters. So dahil nga po sa decades and decades worth of experience po talaga. Kaya nga mayroong mga nagtatanong, bakit kadalasan Brother Eli Soriano ang pinapanood mo sa U3? Well, first answer is because ang daming nagre-request kasi po, based po kasi ito sa mga video request yung pinapanood natin. At pangalawa, with decades worth of experience, hindi pwedeng hindi malaman ng isang debater kung sino si Brother Eli dahil ba naman sa kanyang husay sa pagdedebate. Right. Yung kanya pong mga kasama na nagbigay sa kanya ng iba't ibang mga mensahe tungkol dun sa kanyang pag-ugali ni Brother, sa kanyang pakikisalamuhas sa tao, and everything about him. Yes. Hindi naman almost everything. Yung okay. Sort of. At yung mga nagbigay ng tribute, at nagpapasalamat po tayo sa mga nagbigay ng mga messages. And balik tayo din sa iyong So balik po tayo din sa ating hanging question para sa ating guest for tonight na si Brother Eli Soriano. So ano po ba yung husay niyo sa pagsasalita, pananalita? Is it inborn or sabihin natin acquired? Talagay ko iha, sabi ko. Siguro magkasama na yung meron akong talent siguro na ibinigay ang Diyos ng panganak ko. Pero sa gaya nga sabi ko, ang tao pag ipinanganak, hubad, sabi rin niya, over. No? Meaning talagang yun ang naked truth eh. Pero darating yung panahon na bibihisan mo yon, diba? Lalampinan mo, tapos lalagyan mo ng, minsan may fashion pa. Siguro yung other things na nakuha ko sa buhay, eh dahil na lang sa experience at saka sa, in my love and in my quest for the truth. Kasi pagka sa Bible ka nag-start,
Meron nga nagtataka, sabi nila, hindi rin sila naniniwala na ako hindi nakatapos ng high school. Mm-hmm. Sabi ko, pagka nag-umpisa ka kasi sa Bible, may mababasa ka rito na dinaryo, may mababasa kang Eva, may mababasa ka rito kung ano-ano. Mm-hmm. Yung mga times na yun, para maintindihan mo, you have to look back and you have to investigate yung circumstances surrounding the printing and the publishing of the Bible. Yun ang magbibigay sa iyo ng lead para mag-aral ka ng iba't ibang mga branches of knowledge. And so, brother, dako naman po tayo dun sa mga nagbigay sa inyo ng kunting words or messages. Ang karamihan po dun sa nabanggit nila, the first impression daw po nila sa is that matapang ka raw po. Ganun din ako sa paligay ko. Si Brother Ellie, well, it is true na matapang yung kanyang imahe, lalo na sa mga debate. Sa palagay ko lang, I have a feeling na it's the opposite. Kasi tandaan po natin, debate could also be a performance. Kapag nagpa-perform ka, or mayroon kang pinapakitang galing sa entablado or sa public, mayroon pong level yan ng performance. At para sa akin, being a good debater, kinakailangan mo maging aggressive, di ba? Kinakailangan mo magkaroon ng isang persona na kapanipaniwala, credible. At minsan, kahit na yung intimidation na ginagawa mo sa kalaban, mo, that is part of your strategy para matalo nga siya sa debate. So indeed, I agree. Medyo matapang yung imahe ni Brother Ellie. Pero feeling ko, iba siya sa kung sino siya bilang kaibigan, bilang family member, or bilang close contact. Yun ang feeling ko. Kasi makikita mo naman, iba yung demeanor niya dito. Tandaan po, dito sa interview na ito, ang goal nito ay para matutunan at malaman pa si Brother Ellie. So nagsushow si Brother Ellie ng vulnerability. And if you can see, he's been very upfront about everything, no? Pinapakita ni Brother Ellie, sinasagot ni Brother Ellie ng tama yung mga tanong. So nakikita ko na I think he is a very warm person. Yun ang impression ko. But konting opinion ko lang po, ano, patungkol po sa education. While it is true that we need education, especially higher education sa kolehiyo, para merong safety net sa iyong buhay, sa totoo lamang po, hindi na guarantee yan eh. Hindi po yan guarantee ng success, hindi din yan guarantee ng total intelligence. It is true na ang mga taong may pinag-aralan ay merong advantage sa buhay, pero it doesn't always mean na nakapagtapos ang tao na edukado siya. Dahil ang tunay na edukasyon ay hindi lang naman sa paaralan na kukuha, di ba po? So yun po yung opinion ko dyan. Marami akong kilala, very successful. In fact, marami akong kakilala ng mga humble millionaires. Humble lang, gina nila kailang ipangalandakan kung sino sila, kung ano yung kanilang edukasyon. Makikita mo na lang, kahit hindi sila nakapagtapos, pero grabe yung kanilang negosyo, grabe yung kanilang mga pinaghirapan, makikita mo yung galing din nila. So education is not the only barometer for success. Yung first impression po nila sa yun, nung hindi pa po nila kayo nakikilala, the real you. So, how come po na nasabi nila na, ano kaya po yung mga things about you, yung mga features, either sa features mo or sa physical appearance mo, na nakapagsabi sa kanilang, mukha yatang matapang si brother. Kasi yung the way I speak sa television, prangka kasi ako eh. Prangka ako eh. Wala akong, hindi ako natutong mag-camouflage sa pagsasalita. Ayoko nung mag-plastic. Lagi akong prangka. Pag sinabi ko, ano yung pastor na yung kanyang members, eh, ginagawa niyang negosyo, pinagkakakwartahan niya, eh, mga pastor ng demonyo yun, ganun. Parang, ang impression ng tao nakakaano sa akin, parang ang tapang-tapang ko raw. Pero, later naman po, diba, na-realize nila, apan yung pagsama po nila sa inyo, na-realize sila na mali pala yung first impression namin. So, sometimes po, Brother Ellie, by the way, naniniwala po ba kayo din sa kasabihan na first impression daw po is lasting? No. Okay, yun kasi marami sa first impression sa akin galit eh. But now they love me. I can feel that they love me. Yun. So yun, paminsan-minsan hindi rin naman, di ba? Actually, may mga pagkatao na siguro na umaakma yung kasabihan na first impression is lasting. Okay. First impression. Kaya brother, hindi nangyari yun kasi yung mga na-interview natin kanina, ang first impression nila is that si brother daw matapang. But then, later on, realize nila. Hindi naman po pala yung totoo. Yun. So yung mga interview natin kanina, si Brother Mel Magdaraong, si Brother Resty Reyes, Danny. Si Brother Leo Villanueva, Brother Roland Ocampo and Brother Danny Navarez. So nagpapasalamat po kami sa kanila sa pagpapaunlak nila sa your campus image at iba pa. And, so brother, ano po ba yung masasabi nyo dun sa mga messages na binigay ng na pinakita natin dun sa video footage? Alam mo, these people, ang mga taong ito na napanood nila, no, na nagbigay ng mga ano, ito from different religious organizations ito. Yung isa dyan, Iglesia ni Cristo, yung isa, Calvary, basta bagay, walang Catholic yata doon sa mga nagbigay na yun, ano. Pero sila, mga masasabi ko, kahit galing na sila sa iba-ibang religious organization, aware na sila sa mga religious teachings, eh, no?
nakasama na rin nila yung mga pastor nila. Eh, masasabi ko sa kanila, nagpapasalamat naman ako na unawaan nila yung aking my way of life and my way of preaching the Bible. Okay. According po dun sa isang brother na na-interview namin is that para daw po sa kanya, no matter na ilang beses daw po niya basahin yung Bible, still, hindi pa rin daw po niya maintindihan yung real meaning ng kanyang binabasa. How come po na, ano po yung mga secrets mo of understanding the real sense nung binabasa niyang Bible? I believe na understanding the scriptures is because of the Holy Spirit. A divine guidance sa isang tao. Hindi nakukuha ito sa seminaryo, hindi rin nakukuha ito sa galing. Nababasa kasi sa Bible yan, 2 Peter chapter 1 verses 19 to 21, it says na ang pagkaunawa sa salita ng Diyos is by interpretation of the scripture sa pamagitan ng ng Holy Spirit. Hindi nakukuha ng tao yan sa sarili. So how did you maintain this kind of knowledge despite the fact that hindi ka po nakagraduate or hindi mo natapos yung high school mo dahil na sabi natin pinili mo na nga yung Bible? Alam mo Iha, I am a lover of knowledge eh. Ancient, present, and hypothetical, lover ako ng knowledge. Any kind of knowledge, whether it be good or evil, I entertain such thoughts. But the only thing is that I am guided by the word in the Bible, word of God. Yun ang akin. Kaya kahit hindi ako nakatapos ng high school, nag-aral ako ng iba't ibang mga knowledge sa iba't ibang mga religious groups, kagaya ng mga Buddhist, yung mga iba-iba, basta iba-iba. Siguro, yun ang nagbigay sa akin ng ng malawak na kaalaman, yung pag-aaral ko ng iba't ibang. Kasi you just can't ignore the wisdom of the Iglesia ni Cristo, the Catholic Church. Ang lalaki niyan, di ba, no? Siyempre, bibigay mo ng konsiderasyon yung kanilang wisdom, di ba? Siguro, doon sa pag-aaral ko nung ganun, doon ako nagkaroon ng malawak na kaalaman. Okay, so nabanggit niyo po kanina na yun daw pong science po ang favorite subject niyo. So, paano po kayo napunta sa pagtuturo ng Bible? Di po ba may conflict sa dalawang subject natin? Ay, science. That's a good question. Ang science, yan ang truth eh, about physical life. Yes. Whereas the Bible is the compilation of truth about physical and spiritual realities. Kaya ang science at saka ang Bible magka-in harmony yan eh. As early as 600 BC, sinabi na na Prophet Isaiah na the earth is round. Yes. That is recorded in Isaiah chapter 40 verse 22. Mm-hmm. But the world have seen the earth is round only in 1969 when there was a picture taken from the moon by the Apollo 11 mission na nagpipop na kakita nila, nakuha nila nitrato, ang earth is round. Diba? Meron pang instance in the history of the earth na merong isang pope in Rome na inexcommunicate niya ang isang scientist, si Galileo Galilei, the inventor of the Crude Telescope. Because Galileo Galilei believes that the earth is round while the pope then believes that the earth is flat. Okay, just to add something there, I'm not sure if makakontinue ni Brother El yung discussion about kay Galileo Galilei. So, officially, humingi ng apology ang church sa kanilang ginawa kay Galileo noon lang 1993, kung hindi ako nagkakamali. Sa kanilang ang ginawa na pag-excommunicate, parang ginawang house arrest kasi ang nangyari yata kay Galileo. And maliban pa doon na sinabi ni Galileo na round yung mga planets, sinabi din kasi niya na, please correct me if I'm wrong, dahil lahat po ng reaction ko ay just on the top of my head, mga ka-youth, pero what I know was, at sinabi niya sa kanyang research, na ang mundo ay hindi sentro ng solar system kasi ang paniniwala pala ng mga tao nung panahon na yon, na ang mundo ang sentro at lahat ay umiikot sa Earth. Pero ang sinasabi niya, hindi. Ang sentro ng solar system ay ang sun at isa lang tayo sa mga planetang umiikot na kung saan ang sun nga ang sentro, sabi niya. So para sa mga kaparian, para sa mga member ng religious orders nung panahon, it is not acceptable na magsabi siya ng ganon. Kaya siya na-excommunicate at na-house arrest, kung hindi po ako nagkakamali. In-excommunicate niya dahil mali raw ang paniniwala ni Galileo, which was proven to be true after so many centuries. Yeah. Mm-hmm. Kaya nagpapatunay lang yun, the Bible at saka science magkaano sila in harmony sila. So sana nasagot yung question. Yung pong question na igaling sa aming, sa isa sa aming mga telephone caller. So sana doon sa tumawag, nasagot yung tanong mo. Okay.
Yun. And papasalamat kami syempre sa caller natin. Mm-hmm. Yeah? Di po ba, Brother Eli, host kayo ng program na Ang Dating Daan. So ano po ba yung pinagbatayan nyo ng title na Ang Dating Daan? Ngayon ako pa gusto malaman yan. Kung saan siya, Brother, yung title? Biblically speaking kasi, sa 56:11 of the book of Isaiah, yung mga pastor doon na nagpapayaman at saka nagliligaw ng mga tao, nagpunta sila sa kanilang sariling mga daan. Mm-hmm. Ayun, nasabi sa Isaiah. Nagsiliko sila sa kanilang sariling daan. Impliedly, mayroon talagang daan na ang Diyos ang nag-prepare. And that is 2:10 of the book of Ephesians. Kaya, yun ang dating daan. That so, one prepared by God. So, doon po nagaling yun. Para doon sa ating mga televiewers, yung nagtatanong dyan kung saan kinuha ni Brother yung title ng kanyang program na yung dating daan. So, yun. I hope nasagot na. So, kung may katanungan pa po kayo as we go on to our program, you can call our telephone number 721-1473. Just pick up your phone and dial a number 721-1473. Yun, wala kamatay number ng STB6. Okay. And, yun. So, nabanggit rin po ninyo na, yun po yung pinagalingan ng inyong programa, yung title po ng programa ninyo. So, ano po yung, dahil naman po tayo dun sa, yung gusto malaman kanina ng mga estudyante, bago po kami nagpunta dito, may nagtanong po sa mga estudyante na, pakitanong daw po sa'yo kung, ano po yung reaction nyo dun sa ginagawa pong, say, for example, yung sa isang station po, sa Channel 7, I think that's yung program nilang Bubble Gang, where ang title naman po dun is yung Ang Dating Doon. Ayun, Ang Dating Doon. So, ano po yung masasabi nyo dun sa style ng program nila? Alien. Actually, ini-spoof nila mismo yung Ang Dating Daan, eh, no? Pati yung background namin, but the way we handle the program. Yeah. Ako, ang feeling ko, para bang, I feel, for so long a time, I feel that I am nothing and nobody, ano? Pero ngayon, I feel that para bang ibig ko na sabihin sa sarili ko, I am now somebody kasi hindi ka naman sila gagaya, hindi ka nila ispoof. Mm. Kung siguro hindi worthy yung program mo, no? Mm-hmm. Sure. Imagine na sa Metro Manila, nagna-number one sa rating ang program ko sa mga religious programs. Yung channel naman sa Manila, ano lang yun eh, UHF channel yun eh. Pero kung titignan mo yung ano niya, yung survey, nadadaig namin yung VHF channel sa... So, madalas po kasi, Brother, natanong ko po yan kasi madalas po dito sa amin, nanonood yung mga kabataan, enjoy silang manood ng ganyan po mga comedy program. So, yung kinuha, gusto lang po namin malaman, yung inyong pong reaction doon. Natutuwa ako ron, natutuwa ako. At the same time, parang ano na yun eh, it's some kind of advertisement eh, di ba? Para... Actually, maraming nag-interest sa program ko because of that program. Okay, before lang po niya, no? That is really true. Ako, mas una ko pang alam ang dating doon kumpara sa ang dating daan. Kasi po, ako po ay taga Mindanao at sa totoo lamang po, ang mga programa po na ganyan po ni Brother Eli, I think hindi po namin naririnig sa radio, sa totoo lamang po. So, on TV, syempre nandoon yung ang dating doon. So, I would say na mas na-expose ako sa ang dating doon ni na Brad Pitt. Yan, Brad Pitt. Tapos, ginagaya nila eh. Tapos, ang kanilang gagawin ay... kukuha ng sitas, quote-unquote sitas, mula sa mga popular na mga songs, nursery rhymes or popular songs nung panahon na yon. So, around 1998-1999 po yung kasikatan po ng ang dating doon. So, yun siya sabi niya, imbis na amen, alien, di ba? Raise the roof, di ba po? So, yun po. So, yun. Okay. Advantage din po, no? So, bukod po dun sa award na binigay sa'yo ni President Dapat tayo dun sa kanyang mga awards. Sa mga awards and achievements niya ang ating guest. Bukod po dun sa mga awards na binigay sa'yo ni President Ramos, ano po ba yung mga awards na nakamit ninyo? Ang mga... Actually, there are something like mga 23 awards yun eh. Wow. Eh, hindi ko nga matandaan. Ang natatandaan ko rin yung Philippine Centennial Kalayaan Award, mm-hmm. yung Gawad Dr. Jose Rizal, mm-hmm. at saka yung marami kasi 21 giving bodies, ano, national awards yun eh, mm-hmm. yung national leadership golden leadership award yun eh, yung mga okay. Yan pinapakita natin sa screen, mm-hmm. yan ang ano, yan ang mga awards. Ang mga kasama ko dyan, personalities from all over the Philippines. May mga judges dyan, may mga engineers, may mga businessmen, mm-hmm. may mga educators, mentors, and mga ano dyan. Ayun, yan na yun, judge yun. Ayun. Sila, so, yung mga kasama ko doon. Yan po yung mismong pagbibigay sa inyo ng mga awards. Uh-oh. The awarding ceremony. So, yan. Sino-sino po yung mga kasama dyan sa ginanap na awarding? Ano sila, from all over the Philippines, eh. From Luzon to the Visayas and Mindanao. Meron dyan judge sa
Meron dyan dyan sa ano eh, sa Samuel ng Mindanao, in the Visayas, mga iba-ibang ano, ayan, personalities. So yun. Mukha yata si brother sa personal eh, mas chubby kesa dun sa napapanood natin. Di ba? Yun. So napakarami na nakuha ang awards ni brother. Yes. Hindi na nga niya halos ma-enumerate sa atin. So ano po ba yung feeling na mabigyan ng pagkarami-raming awards? Yun. Kung minsan para talagang nakakasawa yun pagkamanalo. Imagine receiving 2 awards a week. Para bang nakakaano na rin siya sa schedule mo, no? Minsan, nagsisend na lang ko ng representative kasi hectic nga talaga schedule ko eh. Wala akong day off from Monday to Sunday. So nabanggit niyo po para yung papadre. So nabanggit niyo po kanina na marami nagsasabi po na mukha pong hindi sila naniniwala na hindi kayo nakapagtapos ng high school. So ano po yung batayan para sa inyo po? Kasi ang mga viewers po natin is mostly students. So ano para po sa inyo? Ano po yung batayan ng para masabing ang isang tao ay talagang matalino? Meron sinabi si isang presidente, I think it was President Wilson of the United States of America. Mm-hmm. Sabi niya, you cannot consider a man learned if he is ignorant of the Bible. Neither can you consider a man illiterate if he knows the Bible. Mm. Siguro ang nagbigay sa akin ng maraming kaalaman sa buhay, realities in life, ang Bible. Kasi sa Bible, kung pag-aaralan mo, may science dyan, meron dyan emotions, meron dyan kung ano-ano ang mga dyan, mga experiences ng tao. Okay, but before our next question, brother. So yun, nawala yung ating caller. Suppose tayo dun sa ating nawala yata yung caller natin. Okay. Na-cut off yung line. So, naniniwala po ba kayo rin na di po ba madalas nga nabanggit niyo po na hindi naman actually yung kasi po pag sinabi natin matalino ka, nakikita nila na matalino ka, nag-excel ka sa academic, sa lahat, sa extracurricular activities. So para po sa inyo pala, ang matalino is hindi lang yun ang batayan. Ay, hindi lang. But mayroong mga graduates tayo of different fields of endeavor, ano? Pero hindi nila nagagamit 'yun eh. Di ba, meron tayong mga graduates, kung minsan may mga teachers tayo, domestic helpers sa abroad, ano? Hindi nila siguro na-explore yung kanilang talagang... Kasi kung alam mo lang kung saan mo ilalagay yung sarili mo, then you are successful. Kasi pwede kang maging mabuting janitor, but you cannot be a good clerk. Kasi hindi ka marunong masyado magsulat. So, kanya-kanya pong ability, kanya-kanyang field. Imagine in America, ang isang welder, ang sweldo niya mas mataas kaysa sa isang hired lawyer ng government of the United States of America. Pagka-welder ka lang, sinasabi nyo iba, welder lang, pero no, it's something nice. Yung maging welder ka, pag dudugtungin mo yung bakal, hindi magagawa ng doktor yun, di ba, no, ng abogado. Minsan para lang na dinidegrade natin. Dinidegrade lang. Ba't hindi nila nalalaman? That is actually very true. Ano? Sa ating panahon ngayon, of course, katulad ng sinabi ko, may advantage po talaga kapag nakapag-aral. Pero it doesn't mean that they cannot be successful. Kung iisipin mo din naman, sa nature ng isang lipunan, kinakailangan talagang may mga tao na yan ang kanilang purpose. Kasi kung lahat pala ay abogado na, lahat pala ay doktor na, di pa paano na yung ibang mga gawain? Di wala nang gagawa, di ba po? So tama po yung sinasabi ni Brother Eli. I totally agree. At tandaan po natin sa mga new generation po, sa mga kabataang nanonood, dahil marami din po tayong mga estudyante. In fact, meron po tayong follower sa Facebook na isang paaralan ang nag-express po na sila po ay sumusunod at nanonood ng Usap-Usap University, you know, isang elementary school. Oh, sa mga kids dyan ha, totoo yan na ang pag-aaral ay huwag niyong iwalang bahala, pero dapat din na makita ninyo ano yung passion ninyo sa buhay, ano yung gusto ninyong gawin para maging inline yung inyong pag-aaral. Pag nagtapos kayo ng high school, kinakailangan niyong pumili ng kurso, at least alam nyo kung anong patutunguhan ninyo. Pagkatapos nyo ng high school, alam mo na yung passion mo para makapagpili ka ng tamang kurso o tamang desisyon sa buhay. Nare-realize yung talagang ano talaga yung mas hirap at mas malaki ng nagagawa niya. Oo. Or na itutulong niya sa community. Kahit na basurero ka lang. That's a normal profession. Biro mo, lahat ng basura sa naga, kukuha sa dahil ko, kolektahin mo. O biro mo ang recipient ng goodness mo, buong diet, di ba? Eh kung nagkalat ang basura dyan, di marami magkakasakit. Mm-hmm. Kaya kailangan natin yung basura yun. Yeah. Okay. So DJ, balik kanina yung topic natin, di ba? Yung tungkol sa family relationship or yung for the celebration ng family week. So bali, hingi natin yung reaction ni Brother Eli dun sa mga pagbabagong nagaganap ngayon sa mga family sa with regards to their cultures and traditions. Alam mo, walang pinakamagandang pamilya kundi ang pamilyang Pinoy eh. Kaya lang, nag-deteriorate ito for some time now, ano? Dati, yung magkakasama kayong kumakain, you pray before eating, ano? Isang napakagandang ano ng Pinoy yun, ano? Yung strong family ties among the Filipino family.
Napakaganda nun eh. Yung paggalang sa matatanda nun, nawawala yun ngayon eh. Alam mo, isang sikreto niyan, naging wala na tayong panahon sa pamilya. Ang ina nasa ano, nasa trabaho, ang ama nasa trabaho. Tapos pagdating sa pagkain, yung isa nasa Jollibee, yung isa naman nasa Wendy's, yung isa naman, wala na. Samantalang on your dining table na ipakikita ng magulang yung pagmamahal sa anak ko, anak, itong party ko, iyon na ito, ano? Ah, yung matandang kapatid, o sige, iyon na yan, sabi dun sa bunso. Yun, nagme-maintain dun ng isang strong family ties. So, ganun kasi kami. So, pwede na tawag ng harmony in the family. Oo, oo. At saka nakakapag-usap-usap. Kaya ngayon, dadating si Papa, dadating ng 12, dadating si Mama ng 11, hindi na sila magkikita, hindi mag-uusap. Yung mga anak eh, ganun din, dadating madaling araw, lalo na yung mga teenagers, nagde-deteriorate yung ating ano family system. Okay. Nabanggit rin, Myris, nung isa sa ating mga in-interview na, karamihan sa kanila, almost all of them, nabanggit nila na, si brother daw is namumuhay ng buhay ng isang leader. So ano, how can you describe po, brother, yung buhay ng isang leader o buhay ng isang namumuno? Alam mo, pagka leader ka, meron kang concern about every subject, about every one in your, ano, in your community, ano? Halimbawa, kagaya ko, religious community. Ako, ang paniwala ko, ang pagiging leader, hindi kailangan masisigaw ka, hindi kailangan yung your power, hindi kailangan ng baril para sundin ka. You must live by example. Yeah. Alam mo, pag ako naghawak ng wales, andain na naming magwawalis. Pag ako naglinis, marami nang maglilinis. Kasi ganun ako kung mag-lead. I lead the way I want to teach them. Di ba po nababanggit sa Manila sa school, di ba? Sa mga estudyante natin. Siguro nababanggit po sa school lagi na yung mga pong words na, I think it's a phrase na, to be a good leader must be a good follower. Follower, oo. Tamang-tama yun. Yun, suited po sa, talagang yun. You lead by example. Okay, so sa tingin niyo po, Brother Ellie, ano po yung mga characters na dapat i-possess ng isang tao upang ma-achieve niya yung mga na-achieve mo sa tingin mo? Una-una siguro, humbleness. Mm-hmm. Na if you are going to compare yourself with others, na ipalagay mo na you are lower, mas mm-hmm. mababa ka. Wag kang, kasi pagka mataas na ang pagkakilala mo sa sarili mo, ang tendency mo bumagsak na eh. Mm-hmm. Di ba? Para sa mountain, pagka paakyat, mahirap. Pero madaling bumaksa. Mm-hmm. Pero yung glory of being at the peak of the mountain, eh nakukuha yun sa hirap. No? Yeah. That's something. Ganun siguro. Ang pinakamagandang virtue ng isang tao is makita niya na siya'y mababa. Mm-hmm. And ang iba nang magtataas sa'yo, especially the Lord. Sabi nga nila, di ba, wag hayaan mong iba yung magbuhat ng bangko para sa'yo. And it's glorious. Pagkahalimbawa, buhat-buhat ng iba yung bangko mo, it's glorious. Yes. Hindi kagaya nung ikaw ang bubuhat ng bangko mo, it's tedious. Tatawagin ka pa pong mahangin nun. Okay. So yun, naparami pa sa ating question. Nakakarami nating question, kaya lang inabot kaya lang, wala na tayong oras. So hihingi natin yung parting words or message at invitation niyo po para sa ating mga televiewers out there. Apo, maraming salamat po sa, especially dito sa magagandang dalagang nag-interview sa atin. At sa STV6. Magandang gabi po sa inyo lahat ng mga nagsumusubaybay. Sana patuloy nyo tangkilikin ng programang ito na nagbibigay ng inspirasyon para sa mga tao na nanonood. At sa lahat po ng mga taga rito, inanyayahan ko kayo mamaya. Meron po tayong dito sa Agro Sports Complex ng Daid Camarines Norte. Meron po kaming live na Bible Exposition. With that, God bless you all at magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. So yan si Brother Eli Soriano. So nagpapasalamat po kami, Brother, sa pagpapaulak niyo po sa aming programang Your Campus Image at iba pa para po at least makapagbigay ng kaliwanagan sa ating mga televiewers. Kung ano ba talaga yung mga naging achievements ni Brother, di ba? Hanggang makarating siya dun sa pagiging isang namumuno sa kanilang... Kung ano ba yung mga bagay sa likod ng tagumpay ng tinatawag nating Brother Ellie Soriano. So yan po si Brother Ellie Soriano. Thank you very much, sir. It's really an honor and privilege to have you here as our guest in Your Campus Image at iba pa. It's also an honor for me at magandang gabi sa inyo. Okay. So yun. Siguro naman, at least kahit paano, di ba yung mga televiewers natin, nakita nyo na si Brother Ellie na andito sa station natin and tumutulong sa atin na magbigay ng mga information. Tungkol, okay. Saka nabigay rin si Brother ng information tungkol sa pag-celebrate natin ng National Family Week. Diba? Okay. So yun nga yung ating topic for the night. But before tayo mag-end, magbabalik po kami after this commercial break. So stay tuned.
Okay, dyan na naman po nagtatapos ang ating episode mga ka-U3. Ito po ay napakagandang interview po kay Brother Ellie. At minsan po talaga sa mga interviews, it really shows your vulnerability. Ano yung pagiging bukas mo na aklat dahil pwede kang tanungin. I think maganda yon kumpara sa isang biography presentation ng isang particular na grupo or kunwari produced by MCGI. While it is good na makita natin at matutunan natin ang buhay ni Brother Ellie, pero para sa akin, iba din talaga pag-interview. Eh, no? Kasi it is in real time, di siya scripted, kaya ang ganda po na makita natin yung ibang aspect ng pagiging Brother Ellie. And at syempre po, nung ilang taon lang po nakakaraan ay namayapan na nga po si Brother Ellie, pero sigurado po ako na marami po sa kanyang mga aral, marami pong mga aspekto ng kanyang buhay ang nakapag-impluensya sa napakaraming tao, milyon-milyong tao sa buong Pilipinas. Ako bilang isang admirer ni Brother Ellie sa kanyang paraan ng pakikipagtalastasan, pakikipagdebate, ako masasabi ko talaga na maganda rin na nakita ko yung kanyang insight about family, ang kanyang insight about sa kanyang elementary and high school life. And actually, medyo bitin nga eh. Medyo bitin. Sa palagi ko, marami pa akong gustong matutunan sa perspective ni Brother Ellie sa kanyang mga wisdom. Ano po? Gusto ko yung mga nasabi niya patungkol sa success, patungkol sa pagiging totoong edukado or pagiging learned na person, sinabi niya. Ako gusto ko din yung kanyang naging background sa pagiging leader. Yung sinabi niya nga na assistant principal siya at yung leadership by example na napakagandang aral po para po sa lahat ng ating mga namumuno, no? Hindi lamang po sa paaralan, hindi lamang po sa religious organization, maging sa ating mga politiko, no? Leadership by example. Ayan. Pero mga kayo three, ano pa po kayang information ang hindi nila na-mention or hindi nila naitanong na alam niyo? Ano pang alam niyo sa kasaysayan ng ang dating daan? Ano pang alam niyo sa kasaysayan sa public speaking ni Brother Ellie? So comment down below po mga ka-U3 dahil lahat po ng mga mensahe ninyo amin pong binabasa. And if you like these kinds of content mga ka-U3, patungkol po sa mga diskusyon, patungkol po sa mga interviews katulad na nangyari ngayon kay Brother Ellie sa dating daan at iba pang mga religious programs, lahat po ng inyong mga komento, pati mga request po sa Facebook, binabasa din po namin yan. And syempre, for this video, maraming salamat po sa ating U3 member na nag-join po sa atin pong membership dito po sa Usap-Usap University. So click this video to subscribe. Ito rin po, maganda rin yung video na yan. Meron din tayong playlist po dyan. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Peace. Bye-bye.